Pangontra po sa panahon ng Guzman. Umuwi ka ba ng gabi galing sa trabaho? Ikaw ba ay hindi pamilyar sa Guzman? At maaari nga nakasanayan mo na ang pag-uwi ng ating gabi. Mga kaswerte, lubhang delikado po ang pag-uwi ng gabi sa panahon ng Guzman. Dahil napakarami pong kaluluwa ang nasa paligid. At marami po dyan ay mga naghihigante. At ang iba naman po ay naghahanap ng magiging kapalit nila. At maaaring maakit sila sa inyo, sumama sa inyong tahanan. At makapagdulot po ng kamalasan sa inyo yan at sa inyong pamilya. Dito sa video na to, mga kaswerte, tuturuan ko po kayo ng mga pangontra na pwede ninyong gamitin o pwede ninyong dalhin, ilagay ninyo sa inyong bulsa o sa inyong bag upang manatili kayong ligtas habang nagaganap ang Guzman, mga kaswerte. Para po ito sa mga naghahanap buhay na umuwi ng hating gabi. Okay, mga kaswerte? Kasi po marami sa atin hindi nakakaalam na sa panahon ng Guzman, marami po nga mga tao ang pamilyar na sa Guzman, kaya maaga pa lang umuwi na sila. Ngunit hindi mo naman po pwedeng gawin kung ikaw ay nagtatrabaho, nauuwi ka ng maaga nang wala sa oras, di po ba? So dito tuturuan kita ng pangontra na matatagpuan mo lamang sa inyong kusina. Ang pangontrang ito ay makakatulong po sa inyo at sa iyong pamilya. Maaari mo itong ilagay din sa inyong tahanan para po hindi sila makapasok. Sila ay nasa labas lamang. Dahil mga kaswerte, kapag hindi kayo naglagay ng pangontra, katakot-takot na kamalasan po ang maaaring maidulot sa inyo niyan. Marami pong mga malalaking kumpanya, mga kaswerte, no, na naglalagay po sila ng pangontra. Sapagkat alam nila kung ano ang nagiging epekto ng panahon ng Guzman. Di po ba, mga kaswerte? Kung ikaw po ay mahilig sa ganitong video, manood ka po hanggang sa dulo. At please like and subscribe po at i-share nyo po. At kung kayo po ay may tanong patungkol sa Guzman, mag-comment lamang po kayo sa baba. Kayo po ay aking sasagutin, mga kaswerte. Tatalakayin ko sa video na to ang mga bagay na hindi mo dapat ginagawa at hindi mo sinusuot. At ituturo ko ang pangontang pwede ninyong gamitin para po makaiwas kayo sa kamalasan na dala ng Guzman. Mga kaswerte, ang Guzman po, may mga hindi dapat tayo ginagawa. Okay? Halimbawa po, mga kaswerte, ang pag-uwi ng gabi. Ngunit, hindi naman ito po pwedeng maiwasan kung ang iyong trabaho ay gabi talaga ang iyong uwi. Okay? At ano pa nga dapat ang hindi mo dapat ginagawa sa pagtungtong ng August 16? Ito, tuturo ko sa iyo. Unang-una, ang mga sinampay mo sa labas, kung may sinampay ka na nakahanger dyan, halimbawa may bubong yung sampayan mo, iniiwanan mo lang na nakahanger, tanggalin mo po muna. Iwasan mo po muna sa panahon ng Guzman na nakasabit ang sinampay. Sapagat maaaring mas maakit po ang mga ghost dyan. At yung damit na nagustuhan niya, mamalasin po yung may-ari noon. Kaya ibaba nyo muna, isabit nyo na lang po ulit kung iyan ay hindi pa tuyo. Pangalawa, mga kaswerte, no? Iwasan ang pagsuswimming. Okay, mga kaswerte, marami pong mga kaluluwang nalunod ang nais makabalik. Kaya iwasan po ang pagsuswimming sa panahon ng Guzman dahil malaki ang chance ng aksidente sa tubig. Di po ba, mga kaswerte, sunod? Pinapaiwas din po na ang mga bata, kung may mga anak kayong maliliit pa, pagtungtong po ng dilim, huwag nyo na silang hayaang maglaro sa labas. Papasukin nyo na po sila sapagkat napaka-vulnerable po nila, mga kaswerte. Baka po sila ay masaniban. Kaya maganda po na nasa tahanan na ang mga bata bago sumapit ang dilim.
at sunod mga kaswerte. Iwasan ang pagsusuot ng mga dark colors, mga black colors, at pati po ang pedicure na black. Kasi po baka mapagkamalang ka ng mga wandering ghost na kabilang nila, isama ka nila sa hell. Okay mga kaswerte? At isa pa, kapag kayo po ay nagtatravel, ugaliin nyo po na magdadala kayo ng mga panguntra para po sa safe travel. Okay mga kaswerte, may mga panguntra po na mabibili. At kung nais nyo naman, maaari kayo magdala ng asin para po kahit papaano mayroong kayong dalang proteksyon. Sa inyo, makauwi kayo ng ligtas, makarating kayo ng ligtas. At susunod mga kaswerte, no? Sa panahon ng Ghost Month, huwag kakalimutang maglagay ng bawang at asin sa living room. Ang mga bintana ay lagyan ng asin. Kung may salamin ka na malaki, takpan mo muna yan sa panahon ng Ghost Month. At lahat po na may mga mirror, takpan nyo muna. Pangontra po sa panahon ng Ghost Month. Kung kayo po ay hating gabi na kung nakakauwi sa inyong tahanan, magdala po kayo ng asin at bawang. Itong asin na nakikita ninyo mga kaswerte, magandang ilagay ito sa ating living room, sa bintana, sa may mga outdoors, basta po may mga pintuan, sa kwarto, maglalagay po kayo. At ito po ang ilalagay ninyo sa inyong bag kung kayo ay gaghating gabi na kung nakakauwi. Kumuha po kayo ng lalagyan, mga kaswerte, no? Kagaya nito. Lagyan nyo to ng asin, mga kaswerte. Sa paglalagay po ng asin, mga kaswerte, no? Dumakot ka lang po. Kapag ka ganitong pangontra ang ginagawa natin, mga kaswerte, pwede nyo pong dakutin yung asin. Magkaiba po yun kapag tayo ay nag-a-attract ng maswerte, hindi po dinadakot yung asin. Hindi po kinakamay, okay? Kasi ayaw natin malagyan ang enerhiya natin yun kasi nag-a-attract na tayo ng swerte. Yung enerhiya ng swerte dapat ang makapture ng asin. So, kaiba po dito sa pangontra natin mga kaswerte, dakutin natin yung asin. Bakit? Para magkaroon niya ng enerhiya natin at yan ay magiging proteksyon para sa atin. Ngayon, sa paglalagay po ng asin mga kaswerte sa ating maliit na bag, kahit ganyan lang po karami, pwede na. Kung gusto niyo naman na dagdagan, gawin ninyong kalahati. Kung gusto niyo, pwede po. Okay, mga kaswerte. Sunod, pagka nalagyan mo na ng asin yan, lagyan mo po ng bawang. Ngayon, kung gusto mo isang buo, ilagay mo, pwede po. Pero, pwede ka pong pumitas lamang ng ilang pirasong bawang at yan ang ilagay mo sa loob. Ilagay mo po ito sa iyong bag, mga kaswerte, no? Sa iyong bulsa, kung nais mo. Ito po ang magsisilbi mong proteksyon po habang ikaw ay papauwi sa inyo sapagkat gabi na. Okay? At kung nagtatrabaho ka mga kaswerte, no, sana maiwasan mo pong magsuot ng black na kulay ng damit. Kasi po, gabi ka na uuwi. At isa pa, mag-ingat ka po pagdating sa waiting shed. Sa mga naghihintay sa waiting shed sa panahon ng Ghost Month, mag-ingat po kayo kasi maaaring hindi lang kayo ang naghihintay doon. Kapag may tumawag sa inyo na hindi naman kayo tinawag sa pangalan ninyo, huwag po kayong lilingon. Lumingon ka kapag tinawag ka sa pangalan mo, pero kung hindi, huwag ka pong lilingon. Ito po ay simpleng pangontra, makakatulong po ito ng malaki para sa inyong kaligtasan sa panahon ng Ghost Month.